Ang kwentong ito ay tungkol sa buhay ni Malo. Hatid sa inyo ni Is Didi na pinamagatang Maghintay ka sa tamang panahon. Nagtrabaho ako noon sa bar, dito ko nakilala si Marco. Siya ang unang lalaki na nakaharap ko sa table. Nagkakilala kami sa isa't isa at sabi niya siya daw ay isang single dad. May isang anak si Marco. Si Marco ay may edad na at ako naman ay medyo bata pa. Dahil 17 years old pa lang ako. Dahil sa kanyang ipinapakita sa akin na magandang ugali, ay naging close friend ko na si Marco. Kaya palagi kaming magkasama sa bar, siya ang gusto kong kaharap sa table. Pero nang minsan may isang customer na nagsabing, "Miss, pwede bang maki-table?" Sabi ng isang customer sa akin. Pero tinanggihan ko siya. Kaya nagalit si Aling Lusing, ang may-ari ng bar. Pinalayas ako sa gabing iyon at wala akong mapuntahan dahil malayo sa probinsya namin. Wala akong masakyan sa gabing iyon. Buti na lang, dumating si Marco at siya ang tumulong sa akin sa gabi na iyon. Kaya nagkasama kami kay Marco sa buong gabi sa parke. Dahil sa close friend namin, nagtiwala ako sa kay Marco. Sa gabing iyon, si Marco ay nanligaw na sa akin. At sinagot ko agad-agad ng oo. Dahil sa magandang ipinapakita niya sa akin, sa gabi na iyon, hindi ko na malayan, ibinigay ko lahat ang aking pagkababae. Pero sabi ni Marco, "Huwag kang mag-alala, Malo. Handa ako para sa'yo." Sinabi ni Marco sa at umaga na, kaya si Marco ay umuwi sa kanila at umuwi din ako sa amin. Nagsakay na ako ng bus. Biglang may nag-text sa akin, kaya dinukot ko ang aking cellphone. Pagkakita ko pala sa screen, nakita ko ang pangalan ni Marco. Ano kaya ang sabi ni Marco? Kahiwalay lang namin. Pero biglang nakita ko ang text niya. Bigla akong umiyak at sumigaw sa sakit. Sa text ni Marco. Ano kaya ang text ni Marco kay Malo? Abagan natin sa chapter 2. Hanggang dito na lang. Salamat po. Ang iyong lingkod is Didi.